ay mag-aaral tungkol po sa The Reality of Ministry Burnout. Muli po ay maging blessing po ang hapon na ito sa ating lahat. Tayo po'y manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa araw na ito na kami po ay maaaring mag-aral muli ng iyong salita at mag-aral po muli, Panginoon, patungkol po sa paggawa sa iyong kaharian. Ang dalangin namin, O Diyos, sa hapong ito, Panginoon, bigyan mo kami ng karunungan, kaalaman, katatagan. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pangunguna, paggabay. Hayaan mo na sa oras na ito, Panginoon, kami po ay, Lord God, inyong linisin, patawarin, at ayusin ang aming mga buhay upang lalo po kami, Lord God, maging kagamit-gamit, Panginoon, sa iyo. Hiling po namin, Lord God, na patuloy, Panginoon, hubugin mo po kami sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon. Gamitin niyo po, Lord God, na isa sa mga daluyan ng pagpapala, ito pong daily discipleship na aming pong ginagampanan. Dalangin ko, Panginoon, maging kalakasan po ang webcast na ito sa marami po, Panginoon, na naghahangad at naghahanap, Panginoon, ng mga kasagutan at mga prinsipyong maaaring maggabay sa kanila sa maayos at, Lord God, mahusay na paglilingkod. Marami pong salamat, Panginoon. Banal na Espiritu, salamat sa iyong patuloy na pagsama sa amin lahat. Patnubayan mo kami ngayong hapon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So magandang hapon po sa ating lahat. At pinag-uusapan po natin yung The Reality of Ministry Burnout. At binanggit ko po kahapon, ang isa po sa mga definition po ng burnout ay a person suffering from burnout may begin to withdraw emotionally. The life of a church involves a high level of contact with other people. Often when the church leader is suffering high stress or burnout, he or she will withdraw from relationships and fear public appearance or public reactions. No. May kita po natin na ang mga tao po na nakakaranas po ng burnout, yan po ay dahan-dahan na lumalayo, dahan-dahan na humihiwalay, dahan-dahan na tumatahimik, dahan-dahan na bumubukod, umiiwas. No? Pag-uusapan po natin ngayong araw na ito, itong ministry burnout. Pero gusto ko pong sabihin ahead of time na bukas po, pag-aaralan natin yung pagkakaiba ng stress sa burnout. At gusto ko po sabihin na parehong yung stress at yung burnout, pag napabayaan, it can lead to depression. Okay? So, related po ito sa mga past lessons natin. We are going through a series of lessons. At sa panahon ngayon po, mataas po ang depression sa maraming lugar. And so I pray tomorrow, even tomorrow, as we study stress and burnout, the difference between the two, or the link or the relationship between the two, ay makita po natin at maiwasan po natin ito, ma-manage po natin ito, so that it will not lead anymore to depression. Okay? So, yung burnout po basically, ay dahan-dahan po nalalanta ang isang naglilingkod sa Diyos. Dahil po sa dami ng kanyang mga engagement at sa dami po ng kanyang baggage, emotional, mental, physical, and spiritual. Nakakaranas po siya ng nauubusan na po siya ng lakas, nauubusan na po siya ng kakayahan. Marahil may mga factors po at kahapon po, ating pinag-usapan yung mga bagay na ito. Sinabi natin kahapon na minsan po yung mga tao nasa ministry pero ito po yung mga nararamdaman nila, stress, depression, insufficient sleep and rest, spiritual dryness, loss of motivation for ministry, feelings of isolation, susceptibility to temptation, and disengage and a lack of love with those you serve. Tinalakay po natin kahapon na may mga tao po na nasa ministry pero hindi na po joyful. Yung kanila pong paglilingkod ay napalitan na po ng parang function and obligation.
wala na po yung passion, wala na po yung love, wala na po yung meaning, wala na po yung purpose. Naging parang mutin academic na po siya, parang mechanical. Nagagampanan po nila yung dapat nilang gawin at natatapos po nila. Pero wala na po yung fulfillment. Alam niyo po ang pagkakaiba ng taong nasa gitna ng kalooban ng Lord at yung tao po na nararamdaman na nawawala ka na sa kalooban ng Panginoon. Pareho kayo napapagod. Ang pagkakaiba, yung isa napapagod pero satisfied. Yung isa naman napapagod pero pag umuwi, negative. May galit, may hinayang, may angal, may pintas, may puna. Hindi mo marinigan ng pasasalamat. Laging kulang, laging kapos. Ganun ang pakiramdam, laging bitin. Never na satisfy. So may kita po natin itong mga bagay na ganito ay dapat pong bigyan natin ng attention dahil marahil ito po yung mga possible. Hindi ko po nilalahat dahil hindi naman po lahat ng negative experience ay matatawag po nating immediately stress na agad or burnout na agad or depression na agad or suicidal na agad. Hindi po ganun. Pagdating po sa pag-aaral po ng mental health, hindi po tayo nagja-jump into conclusion sa simula. At hindi po ito overnight na nagbabago ang tao. May kita po natin, there is a process of, siguro, sa una, frustration, tas later on, makikita mo yung demoralization. Hindi po yan automatic na naging depressed agad. Hindi po ganun. Kaya nga po, ang pinag-uusapan natin sa atin pong daily discipleship ngayon ay patungkol po sa the reality of ministry burnout na hindi po lahat na nasa ministry ay motivated. Yung iba po, honestly, pinag-usapan po natin kahapon, may mga dahilan po kung ba't sila nandoon o ba't hindi sila umaalis doon. Pero sa totoo lang, wala na sila doon. Wala na po yung kanilang puso sa kanilang ginagawa. Pag-usapan po natin yung iba't ibang uri ng burnout kahapon. Meron po tinatawag na physical burnout. Ito po ay may kinalaman sa sobrang kapaguran. Kadalasan po ito po yung mga pinagdadaanan ng mga tao po na hindi marunong magsabi ng hindi, ayoko, wag, tama na, iba naman, sa iba naman, wag na muna ako. Next time na ako, yung hindi marunong tumanggi. Sila po yung laging oo ng oo. Plus, sila po yung mga taong kulang po ng exercise, kulang po ng proper nutrition. Sila po yung mga laging high stress. Mataas po yung kanilang physical stress at saka yung sleeplessness, kulang po sila sa tulog. So, ito po mga tumadaan sa physical burnout, basically po ay may kinalaman po sa kanilang physiological o sa kanilang physical na katawan na nakaka-apekto po sa lahat ng uri ng kanilang ginagawa, hindi lang po sa ministry. Kapon po pinag-usapan natin, whatever touches the body affects the soul, affects the spirit. Halimbawa po, kayo po ay nanakawan, tapos tinutukan po kayo ng kutsilyo. O kinuha po yung cellphone nyo, saka wallet nyo, saka tumakbo. Physically, hindi ka sinaksak pero kinuha yung gamit mo. Whatever affects your body, affects your soul, and later on affects your spirit. Yung iba naman po, for example, meron kang need. And out of nowhere, may dumating. Tapos tinawag ka. And out of nowhere, binless ka ng financial, which is more than what you need for that day. Physical po iyon, but if it affects your soul, it affects your spirit. Naalala ko po yung isang man of God na dinalo po yung denomination where I belong, Missionary Outreach of the Philippines. At sabi po niya, I want to share revival. No, let's conduct revival among the pastors.
And so akala po ng mga leaders namin na ang iniisip po niya gathering, you know, mass gathering ng mga joint churches, joint fellowship, ganyan. Hindi po eh. Sabi niya, no, that's not what I mean. What I mean is call all the pastors and all their wives. I want to talk to them. Naalala ko po yung time na yun. Meron po nag-bless na foreigner sa amin. Binigyan po kami ng tigi-tigi isang native na damit. Ang ganda ng damit na binigay sa amin. No? From a native of their country. Binigyan kami ng isang damit na ganun. Binigyan po yung bawat isa ng amount of money. Tapos yung iba po binigyan ng ano ng pagkain. Alam ko bigas. Lalo na po yung mga malalaking families, binigyan po niya. Sabi niya, this is the kind of revival that I want to share. Sabi, I don't want pastors, sabi nung foreigner, I don't want pastors to worry about their food. I don't want pastors to worry about their kids. I want them to focus on the ministry and just keep on working and laboring in God's kingdom. This is the kind of revival I want to share. So nung sinabi po niya yon, naiintindihan ko po na minsan, katulad po today, may revival rin po sa buhay ng mga tao. At yung revival po sa maraming mga kapatiran today, lalo na po rito sa Pilipinas, may napakalakas po ng restriction ng pagta-travel. Hindi po porket meron kang ID, makaka-travel ka eh. Ay hindi mo madalaw yung place of assignment mo. Or bawal silang tumawid kasi hindi sila pinapayagan. Kasi ba, syempre, isang tao lang pwedeng lumabas ng bahay. Pero the moment na madalaw mo sila, tapos may dala kang bigas, may dala kang groceries, may dala kang prutas, meron ka may iaabot, people get blessed and people get revived. Kaya po siya sabi ko, hindi lang yung revival, hindi lang yung tumba-tumba o nginig-nginig o yung nangingisay-ngisay dyan na sa altar call o yung naglulupasay na umiiyak. Salamat sa Lord, may mga ganun, pero hindi lang po ganun. Pag pinag-aralan po natin yung mga revival nung araw, if we study the history of revival around the world, it has a physical manifestation. For example, ubos lahat ng Bibles, wala kang mabili. Sarado ang munisipyo. Dahil ang mga tao nagtatrabaho sa gobyerno, nagdi-devotion sa church. Umatin muna ng prayer meeting. Walang bumibili ng alak, walang bumibili ng sigarilyo. Yung mga ganon, walang nagbibisyo, walang nagmumura. Yung mga revivals po, pag pinag-aralan po natin yung mga revivals, hindi lang po yan laging yung nasa isip natin na church setting ng expectation natin, magkakaroon ng altar call, tas takbuhan sa harap. Hindi po ganun. So, gusto ko po sabihin na one of the things that we need to pay attention to when we study about burnout is we look into the physical aspect ng tao na nabu-burnout. May tanong po sa akin eh, may nagtatanong po sa akin about paano kapag may specific na tao na pinagmumula ng burnout. Actually, yung burnout po is personal management eh. Ikaw yung mabiburnout, hindi siya. Parang forgiveness yan, di ba? Papatawarin mo yung taong naka-offend sa'yo. Dahil yung pinatawad mo, hindi siya magbabago, pero ikaw yung lumalaya. So forgiveness is an act of releasing the person who hurt you in order for you to be set free from the control of that person. Parang you're doing yourself a favor. You're cutting yourself off from this person by extending forgiveness. Even though yung taong yon hindi humingi ng tawad sa'yo. Is that possible? Yes. Yes, that is why people can go to the grave. Minsan pumupunta po sila sa sementeryo. At doon po nila sinasabi yung kanilang pinapatawad na kita. And it gives them a sigh of relief. Ganito rin po ito. Sinasabi ko po na
ang physical burnout nasa sayo, hindi yung tao na kinagagalitan nyo. Hindi yung tao kinaiinisan nyo. Hindi yung moment o yung event na pinag-iisipan nyo. Ang nagbe-burnout, ikaw. So, ang minamanage mo, sarili mo. Kailangan ang i-manage mo yung sarili mo na hindi ka pumasok sa level to the point na sobrang taas na nung stress, sobrang taas na nung frustration mo, physically, nagmamanifest na yung ganung pain or negativity sa buhay mo. Okay, so we're talking about different types of burnout. Okay? The next one is relational burnout. Relational burnout, ito po yung mga drama na nakaka-drain, energy-draining people. May mga tao po na maraming baggage. Kapag kinausap ka, they will really strain yung relationship. Mararamdaman nyo, itong mga ganitong tao, in the ministry, marami po ito. They can cause physical exhaustion and drama. At yung mga relationship po between people, nakaka-drain po ng energy. Lalo na po kapag yung mga tao ayaw naman po magpaayos. Gusto lang magsumbong. Titinan lang nila kung kanino kakampi yung kanilang pastor. Kaya po ako dati napunta po ako sa isang napakatandang simbahan. At sabi po sa akin ng isang elder, pastor, may mga tao po dito na matagal na po ang kanilang alitan. Mapagtatabi niyo po yan sa choir. Mapagsasama niyo po yan sa men's and women's fellowship. Pero hindi niyo po yan mapagtatabi sa upuan. Sabi ko talaga po, tay, o sa pastor, sabi niya, yung mga nakalipas na pastor dito, hindi naman sila napag-ayos. Kaya kung ifo-focus mo yung sarili mo sa kanila, mauubos yung panahon mo. At kaya pinayuhan po ako ng isang elder, sabi niya, pastor, pag sino man sa kanila tumawag sa inyo, itong pamilyang ito, itong pamilyang ito, sasabihin niya yung problema. Siyempre, yung isa panig sa kabila, yung isa panig sa kabila. Pastor, pwede po ba kapag nakausap niyo po sila, ang isagot lang po ninyo ganito, ipapanalangin ko yung bagay na yan. Huwag po kayong papanig dahil hindi niyo po, wala po kayo noon. At hindi niyo po alam, yung mga nakalipas nga po nating mga pastor, narinig na po lahat yan, hindi rin po sila nag-ayos. Uulitin po nila sa iyo yan. And sure enough, ganun nga. No, one day, I was invited by this family. Habang kumakain, fellowship kami, and then later on, napunta kami sa kwentong yun. Sabi na, pastor, ano naman sasabi mo? Tama, di ba, pastor? Di po ba mali yung ginawa sa amin? Di po ba, pastor, na dapat ganito, ganyan? Ang sagot ko, pagpipray ko po yan. Pagpipray ko po yung bagay na yan. Di po ako sumasagot. Kayaan nyo, ipapanalangin ko po yan. Yun lang ang sagot ko. Hanggang dun lang. And a few months later, yung kabila naman, same approach. Pastor, sa amin kayo mag-lunch. Gito, niyayaya namin kayo. Dalo kayo sa bahay, ganyan. So I went. And the same thing happened, you know, fellowship. And later on, napunta po dun yung kwentuhan. And yung kwentuhan is, alam mo, pastor, laging kumakalat yung balita na ganito, tungkol sa gayto. Pero alam mo ba kung ano talaga nangyari? Ganito kasi yan. And so the other side came about. Yun na po, lumabas na po yung kabilang kwento. Ang kabilin-bili na sa akin nung isa sa mga matatalino naming mga elders na hasana po sa ministry. Sabi, ano pastor, ano masasabi mo? Ano sa palagay mo, pastor? Tama ba yun? Tama ba na ganito? Hindi ba, pastor, yung ginawa namin, yun ang mas tama, ganito? Ang sagot ko, alam niyo, masasabi ko lang po dyan eh, ipagpipray ko po yan. Ipagpipray ko po yung bagay niya. Hanggang doon lang. Kasi nga po, yung payo sa akin, ingatan ko yung sarili ko. Na huwag akong papanig. So tuwing nagkikita-kita po kami, ano po, kumusta po, pastor? Ito, pag binabanggit nila, pinagpipray ko pa. So tuwing kabilang panig, pinagpipray ko pa. Hindi ko po sila pinagsasabong, pero hindi ko rin po sila binibigyan ng liberty na gamitin po akong pato na kung kanino po ako titimbang, kikilig doon o kikiling doon sa side nila yung hustisya. Kasi wala naman po ako talaga noong mga panahon na yon.
In fact, nung narinig ko po yung kwento na yun, nung una ko pong tinanong sa mga nakatatanda naming mga elders, meron mang black and white yan? Di ba sa ilalim yan ng leadership ni ganito, nung napunta sa akin, pang ilan ako, meron bang black and white yan? Walang black and white yan, hindi ko gagalawin yan. Kasi wala tayong ano dyan eh. Wala tayong facts. Puro hearsay, puro verbal. No? Turuan dito, siya. Walang katapusan to. Yung sinasabi ko, yung relational burnout, minsan po yung mga pastor, hindi naman po talaga kayo yung punot dulo ng mga problema. Kaya lang po, dahil, hindi ko po nilalahat, pero marami po kasi mga pastor, sumasaw-saw po sa problema ng may problema. At sinusika po nila dahil sa kagustuhan nila na pagkasunduin. Ang mabigat po, hindi naman po handang magkasundo yung dalawa. Naghahanap po ng kung kanino kakampi, yung pastor na pumalit. Yung ganun po ba? Kaya, yung physical exhaustion saka yung drama between church members can make a pastor isolate themselves to get a break from relationships that drain their energy. Nakaka-drain po yan pag hindi po kayo marunong ng tinatawag na personal management sa ministry. Sabi nga po ng ibang tao, choose your battles. Huwag kang patol ng patol. Aha, okay. Ganun lang. Ano masasabi mo? Pag-pray natin yan. Para hindi ka kainin something historical. O pag lumala, hysterical. Hindi ka makainin ng ganong klaseng problema. Tuloy po natin, yung emotional burnout, pinag-usapan natin kahapon, ito po yung kapag sa under too much stress, ito po usually ang emotional burnout, stress po ang uubo sa'yo dito eh. Because under too much stress, you are pushing yourself to the limit. Masyado mong ine-exhaust yung resources mo. Masyado mong binibigay yung sarili mo sa ginagawa mo. To the point that when you finally come home, you become numb. Wala ka nang pakialam. Yung gusto mo na magpahinga, kaya yung salita ng asawa mo o yung tinig ng anak mo, isa noise. Isa itong abala. No? Nagiging ano po ito, you are actually isolating not yourself but your feelings from people that are connected to you. Ito po, nakakasira po ito ng family. Ito po yung nangyayari na kapag hindi nagkaunawaan ang isang pastor at pastora, nagiging nagger ang alin sa dalawa sa kanila. It's either nagger yung babae, sumbat kay pastor, o nagger si pastor, sumbat sa pamilya. Kaya dito po, talagang gusto ko po itong nilagay ko mga pictures na ito na nasa malayo yung anak at saka yung asawa. Iba yung attention ng lalaki. Umiiyak yung asawa na ayaw niya marinig yung kanyang pag-iyak. Yung bata po, hindi man lang niya makita na interested sa kanya. Kapag kinausap siya, sisigawan siya. At may kita mo, dahan-dahan, kahit masaya kayo, pag dumating ito, biglang tumatahimik. Nag-e-enjoy kayo, biglang dumating yung pastor. Bigla kayo natatakot. Hindi healthy yung daladalang emotions ng pastor. No? Ito po yung emotional burnout. Usually, bunga po ito ng too much stress. Ito po yung dahilan kung bakit nagkaka-heart attack yung mga tao. Dahil po sa kanilang stress, naapektuhan po yung kanilang blood, tumataas po yung kanilang, lumalapot po yung kanilang dugo. Kakaroon po sila ng mga heart attack or panic attack. Emotional burnout po. Ito po ay kadalasan nangyayari kapag yung pastor po sinasarili yung mga problema or masyadong dinidibdib yung mga problema ng ministry. Pag-usapan po natin to later on. May mga
recommendations po tayo sa ganyan. Sumunod, spiritual burnout. Ito po yung kapag yung ikaw na pastor, pinapabayaan mo mismo yung iyong spiritual life. And by the way, pag binabanggit ko po yung pastor, tinutukoy ko rin po yung mga manggagawa. Tinutukoy ko rin po yung mga naglilingkod na full-time. Kasi po may mga tao naman po full-time kahit hindi pastor. Halimbawa, secretary. Usually po, secretary, di ba? Hindi lang secretary, secretary. Yung secretary po, alam niya yung mga nangyayari. At nabiburnout siya kasabay ng mga boss niya, ng mga pastors ng church. Misa po yung caretaker. Yung caretaker po, alam lahat na nangyayari mula sa pagdating hanggang sa pag-uwi. Siya nagbubukas at nagsasarado ng opisina. Yung caretaker niyo, mas qualified pa maging elder kaysa doon sa mga elders. Yung elders, tumutungtong lang, linggo eh. O pag pinatawag ng meeting, ay yung caretaker niyo, Lunes hanggang Sabado, nandun eh. O, lalo na pag araw ng Linggo, lahat kinakausap. Kaya minsan, mas nakikita nila yung mga situation sa loob. Bakit ko alam? Kasi marami yung mga caretaker na nakasama sa church na mas nakikita nila yung totoong kalagayan ng mga pamilya na tinutukoy ng pastor sa mga kwentuhan nila. Kaya may kita po natin, yung ito pong spiritual burnout, ito po yung kapag napapabayaan mo na alagaan yung sarili mo sa relasyon mo sa Panginoon. Dahil sabi ko nga po, you cannot pour from an empty cup. Kailangan po, meron kang spiritual discipline. Kailangan alam mo kung paano ka manourish. And usually po, sabi ko nga po na malaking bagay po yung may network ka ng mga pastors, mga advisors, mga spiritual leaders na nagko-consult ka sa kanila. Ako po, meron po akong mga ganyan eh. I take advantage over the wealth of experience that I can learn from older pastors. At yung iba po, hindi naman po talaga kasama sa ministry. Never ko po silang nakakasama. But because I know them by heart and they know us by heart, whenever there are issues that are specific that connects to me or to us or to whatever, I take the opportunity to give them a call or send them a message. Gusto mo sabihin minsan yung message mo is a hi, hello, pero minsan SOS eh. It's a time wherein you really need attention or you really need advice. At mahalaga po iyon because we cannot do ministry alone. Mahirap po talaga yung gumagawa ng ministry alone. So what I'm trying to say here is, spiritual burnout is felt when pastors neglect their own spiritual lives while trying to pour into the lives of others. No? Isa pa po na burnout, pinag-usapan po natin yung mga statistics kahapon. And let me just go through them. 1,500 pastors leave the ministry each month due to moral failure, spiritual burnout, and contention in their churches. Isipin nyo, no? 1,500 pastors quit every month. Can you imagine? Mas madali maganap na sheep kaysa shepherd. Napakadali maganap na sheep. Hindi lahat tinawag ng Panginoon. And if 1,500 pastors leave the ministry, what happens to the flock? These are worldwide statistics. 80% of pastors and 84% of their spouses, yung asawa po nila, feel unqualified and discouraged in their role as pastors. There are many, many reasons why a pastoral family or a pastoral involvement, a pastoral staff, can experience discouragement. And 80% and 84% ng mga babae, they feel they are unqualified. 50% are so discouraged they would leave the ministry if they could. Kalahati po, kung pwede lang umalis, aalis na. But have no other way of making a living. Kaya lang po, hindi po nila alam kung saan po sila kukuha ng kanilang mga pangangailangan pagdating ng araw. Ako po, hanga po ako sa ibang mga denominations na may mga requirement po sila at talaga yung mga pastors nila pagdating ng ganitong edad o ganitong haba ng paglilingkod, pinabababa na po nila para magpahinga. May ganun pong mga denomination. May mga policies po na ganun. And I look at these pastors,
And I wonder, did they save? You know, mayroon ba silang savings? Mayroon ba silang napundar? Meron po akong kakilalang man of God eh. Bishop po ito. Ito po talaga, pag nag-gathering, talagang, pag sinabi ko po yung pangalan, mga Pilipino, makikilala siya eh. Ito pong pastor na ito ay nagkasakit. Pero pag ito po nag-gather, talaga pong napupuno po yung mga venue. Kahit na po malalaking Coliseum, napupuno po. Nagkasakit po ito. At wala po silang pambayad as a family. Doon sa bill nila sa ospital, umabot ng napakalaki. Nung namatay po siya, siyempre po may mga expenses. Saka lamang po nag-pour out yung mga finances, pero hindi po sapat para sa kanilang the rest of their lives. Wala po siyang pundar. Ang mabigat, siyempre, ang pastor ng church, yung lalaki, patay na. E nakatira po yung family sa pastoral house. E may papalit na po doon na pastor. Ang masakit yung ganito, yung sasabihin mo doon sa asawa ng former pastor mo na pwede po bang maghanap na po kayo ng lilipatan kasi darating na po yung atin pong bagong pastor. Yung wala kang iiwang retirement, alam mo yun? Wala kang security na iniwan sa kanila financially or whatever. Walang ganun. Tapos at this point in time where they are in grieving season, may mga insensitive people na ganun ang sasabihin. Na pinagvacate sila ng pastoral house kasi may darating na pastor. Now, siguro, pag inisip mo yung mga ginagawa mo po nilang mga procedures, pwede yun. That is according to their procedure. But, considering the situation, di po ba dapat hindi ganun yung transition? Di po ba? That can be as an avenue of discouragement. Kamamatay lang ng pastor, pinapatanggal ng pastor's wife sa pastoral house. Saan mo itatapon? Saan nyo itatransition? Iiwanan nyo ng alanganin. Ito po yung sinasabi ko. 70% said the only time they spend studying the word is when they are preparing their sermons. Yung iba po, yung ating gabi ng Sabado. Kinapipaste yung kanilang i-message ng Sunday morning. Halos madaling araw lang po binasa. Kaya pagtayo po, bukis na bukis eh. Kikita nyo po kasi kapag nag-aral ka at di nag-aral. Halata naman po eh. Yung iba nga po, meron pong ibang style ngayon na pare-pareho kayong member ng isang grupo. Halimbawa sa YouTube, ganun. Meron po kayong fina-follow na tao. Tapos maririnig mo yung nagpipreach. Ginagamit yung message nung taong yon. Okay lang po naman yun eh. Kasi lalo naman po kung maayos naman po yung presentation. Ang problema, pati yung mga personal application, kanya rin. Na para bang kanya siya yon. Kanya yon. Pero nung narinig mo yon, teka lang, hindi naman kanya yung ganong experience. Ah. So that does not really bless the person. Para kang plagiarism, ganun. Nangongopya. Kaya, hindi naman mawawala. Wala naman mawawala sa'yo kung sasabihin mo, I reference this from, narinig ko po ito mula kay, wala po mawawala. That is correct. Yung ganun behavior. Kaya hindi na po nag-aaral. Burnout na po kasi. Almost 40% poll that they have had an extramarital affair since beginning their ministry. Nung tinanong po, in all this time na nag-serve kayo sa Panginoon, was there ever a time na bukod sa inyong asawa, nagkaroon kayo ng ibang karelasyon? No? Kung engaged ka, meron ka pang iba. Kung single ka, kung may asawa ka, meron ka iba. 40% said yes eh. 40%. Malaki, mataas. 80% of seminary and Bible school graduates who enter the ministry will leave the ministry within the first 5 years. According to their statistics, yung mga nakatapos po sa seminary, by the time after 5 years,
ubos na po yung iba. Nawala na po. 90% of pastors said that the seminary or Bible school training did only a fair to poor job preparing them for ministry. Alam mo yun, yung nagbabad ka sa library, tapos nagbabad ka sa library, tapos gumawa ka ng thesis, tapos nakapasa ka, tapos lumipat ka sa masteral school, nagbabad ka sa library, sumulat ka, tapos pumunta ka sa, pumasa ka, tapos lumipat ka sa doctorate, nagbabad ka sa library. Pero tinanong mo, do you have field work? Did you ever go to the field and apply what you learned from the books? Ang sagot nila, very little. That's why when they were placed into the actual ministry, they felt they were not really prepared. Ang dami ko po kayang kakilalang mga Bible school student na hindi pinag-preach ng pastor nila. Ang ministry nila sa church, gitarista, keyboardista. Minsan po, nagsishare sa Sunday school, minsan. Kaya hindi po na-applicable yung kanilang pinag-aaralan doon sa kanilang actual na ginagawa sa church. Kaya pag pinag-preach mo sa church, parang first time pa lang nila. Sabi po dito, pastors are 35% more likely to be terminated if they work less than 50 hours weekly. Sa Western world, kapag less than 50 hours, usually nati-terminate ang pastor. Because it's like a career. It's a 9-to-5 job. Sabi ko nga, 9-to-5 job is 8 hours less the lunch. Times 5 days will be 40. Plus 10 more hours sa Saturday and Sunday. 80% of pastors believe their ministry negatively affects their families. Karamihan po sa mga pastor, tinatanong nila, kumusta yung magmula nang naging pastor ang tatay mo? Anong masasabi mo? Yung iba po, 80% ng mga natanong nila, negative po ang naging sagot, hindi positive. 80% of pastors say they do not have sufficient time to spend with their spouse. Kung may time po sila na pwedeng bawiin, ano po yun? Yung time kasama yung kanilang mahal sa buhay. 55% of pastors receive support and accountability from a small group. In other words, 45%, less than, a little bit less than half, wala po silang accountability, wala pong check and balance. Mamaya po, pag aaralan natin to how this affects us and burnout. Put that in mind, itong statistics na to na 55% lang ng mga pastors ang may small group. No, kaya po, isa po yun sa mga factors, kaya binanggit to dito sa ministry burnout statistics . Hindi nakikita ng iba yung significance noon, pero malaking factor yon sa isang pastor. 45.5% of pastors have experienced burnout, depression, and had to take a break from the ministry. Ang hirap naman po kapag yung kung hindi pa po sagad na sagad, hindi pa po magpapahingahin yung kanilang pastor. Kaya natutuwa po ako sa yung kapag meron po may mga pastoral care conference. At usually po ang pinapupunta mga elders. Usually po ang tinatanong doon, excuse me sa sasabihin ko, nakakabili pa ba ng underwear yung asawa ng pastor? No? Yung mga damit ng mga bata, ng anak ng pastor nyo, hindi pa ba kupas? Yung mga tsinelas nila, hindi pa ba butas? Yung pastor ba ninyo, may shelling? May kuryente pa? Putol na ba yung tubig? May bigas pa ba? Yung pastoral care conference, hindi lang po yung tungkol sa spiritual aspect, pinag-aaralan din po yung physical aspect. Napa-check up nyo na ba pastor nyo kahit minsan? Have you ever asked your pastor about their personal needs as they are serving the Lord? They're getting old. They are getting old. Kaya maganda po na may mga ganun. Kaya lang po, 45.5% of pastors have experienced burnout and depression. That's almost half. Kaya po natatawa nga po ako sinasabi ko. Natatawa ako doon sa mga tao sinasabi, hindi sila tinatablan ng burnout and depression. Ako lang po, right now, itong panahon ng ECQ, almost 3 months na po tayo, di po ba?
I have been counseling dozens of pastors. Hindi lang po dito sa Pilipinas, even overseas. And they are undergoing the same level of stress, level of pressure, level of fear. May mga ganun po sila. Anxiety, uncertainty. At kapag wala po silang naging outlet o wala po silang makausap, they feel the depression. Well, yung situational depression at pinagdadaanan nila, they feel it. 57% of pastors do not have regular, scheduled, implemented exercise routine. Kaya po mahalaga na kailangan po may mga exercise routine. Ako po, I have a library behind me. Dalawang layer po yan, all the way to the top. No, I have shelves on the top. May mga exercise books po ako. No, hindi po totally pabaya. But recently po, I have, ano, na parang may naging pain po ako sa body for the longest time. Kaya po, I gained a little more weight than needed. So, I need to burn it down. So, ministry burnout statistics po is a very big revelation sa mga naglilingkod sa Panginoon because it happens. Kasi nga po, binibreak natin yung mentality na kapag nasa ministry, lagi revive. Pag lagi nasa prayer meeting, laging on fire. Pag laging yung worshiper, no? Hindi yan natitisod. That's not true. So the warning is you can be burned out. No? Proceed with caution. What I mean is this. Let's face reality. Hindi lahat ng churches supportive. Hindi lahat ng churches, kahit na loving, is peaceful. May mga issues din sa loob. May mga issues among the staff, may issues among the pastors, may issues sa administration, may issues sa pera, may issues sa palakad ng ministry, sa mga leaders, sa mga workers. May mga conflicts. So, ministry is basically, you know, a place where you can also be burned out, like any other job, like any other family, you can be burned out. Pwede po mangyari ito kahit nasa ministry. Now, there are things that bring us to ministry burnout, and I'd like to use the verse in Nehemiah chapter 4, verse 10. I learned this from Rick Warren. No? He taught this well. No? I learned this from him. Sa Nehemiah chapter 4, verse 10, then the people of Judah began to complain. The workers are getting tired. There's so much rubble to be moved. We will never be able to build the wall by ourselves. So ito po yung verse, Nehemiah chapter 4, verse 10 from the New Living Translation. And from this, we will look into the things that brings us to ministry burnout. Number one, the workers are getting tired. So number one, let me talk about fatigue. Sometimes the most spiritual thing God wants you to do is sleep. Dadaanan natin mamaya yan when we talk about Elijah after fighting the prophets of Baal and the prophets of Asherah, no? 450 prophets and 400 prophets, 850 prophets all in all. After that, you know, he was so tired. Nakikita po natin, sometimes the most spiritual thing God wants us to do is sleep. Sabi po sa Psalm 127 verse 2, for he grants sleep to those he loves. Mahal ka ng Panginoon, matulog ka. Itulog mo yan. Makikita po natin, tiredness makes you more vulnerable to temptation. Yung mga pagod po na tao, laging pagod, they do not have their guards up. Nakababa po yung guards nila. Kaya po ang problema sa kanila, yung kanila pong buhay is open. Ang hirap pa pag pagod ka, medyo sensitive ka, emotionally fragile ka, mentally exhausted ka, and physically stressful ka.
Kaya you are more prone to temptation. You know, marriages and ministries fall, for they fall apart because they didn't have the energy to keep it up. Wala na silang rest, wala na silang time, wala na silang resources. Wala ng emotional resource, wala ng mental resource, pagod na. Yung sabi natin, sabaw na. Yung iba namang gate, lumala, labnaw na. Sobrang pagod. Sabi nga po ni Vince Lombardi, yung football player, sabi niya, fatigue makes a coward of all of us. It doesn't matter how strong you are, how brave you are, how tall you are, how rich you are, how intelligent you are, how popular you are. When you don't get enough rest and fatigue gets into your way and eats you up, you are very prone to burnout. At may mga tao po, they have self-destructive ways. Kaya nga po, di po ba? When we study the Ten Commandments and God rested on the seventh day, may kita po natin yung day of rest na yon. Binabanggit po yung day of rest. It was not because God was tired. It was not because God was weary. God does not slumber nor sleep, pero He rested on the seventh day. You know why? Because He was setting the example for man to follow, because man has a tendency to self-destruct. Marami po tayong self-destructive ways na hindi po fruitful. Sinasagad po natin yung ating sarili. At kapag pagod po tayo, lousy po tayo. Lousy tayo magsalita. Lousy tayo mag-isip. Lousy yung emotions natin. Lousy yung moods natin. Tiredness can get into us. No? Kaya may kita po natin na a lot of people, pag tinanong mo sila, why did you give in? Bakit bumigay ka? And most of the time, sasabihin nila, they were tired. I remember a story from Pat Robertson. He was driving down this very long highway in the United States. No? In the United States. And ang nangyari po sa kanya, meron pong parang hotel dun sa gitna. At yung hotel po na yon, parang stopover yon, because ilang oras pa yung desert na yon patungo sa kabila from east to west. So dumadaan po siya doon, tapos ang nangyari po ay doon siya nag-rest. Nung nandun na po siya, nung nakahiga na po daw siya, naramdaman niya, parang naiisip daw niya mag-suicide. No? Si Pat Robertson to ah, naisipan daw niya mag-suicide. So nag-pray siya sa Panginoon, and he went down. And yung mga ganun palang mga stopover places, what do you have downstairs? A bar. And so he went to the bar because that was the only thing open. Because he wanted to have, you know, some refreshments. Hindi naman alak. He wanted to get some refreshments. And he happened to sit down dun sa pinaka bar. And he sat down and he started talking to the waiter. And the waiter said, oh, so you're a pastor. Sabi niya, oh yeah, I'm a pastor. Sabi daw nung lalaki sa kanya, oh, we have a lot of ministers coming to and fro from east to west in our hotel. Sabi niya, like, can I tell you something? Sabi sa kanyang ganito. Sabi niya, what? Do you know that some of them committed suicide in our hotel? Sabi niya, really? Sabi niya, yes. In fact, some of them would go down here and get women. And sometimes, you know, play and gamble. And they are pastors. Sabi nung waiter sa kanya. Tapos sabi sa kanya nung waiter gito, you know, ministry, I think, is a tiring ministry, is very tiring too. Because I see them. Nakaupo lang doon si Pat Robertson. I heard this story from him himself. And he went back to the room and he started to pray.
First, he rebuked if there was a spirit of death in that building. He rebuked it. A principality and power assigned over people who are trying to escape their life from east to west or west to east. That was a stopover. But to know from a waiter o yung bartender na may ganong story from people who are involved in ministry, it reveals the emptiness of some people who are functioning in the ministry. They have this fatigue. Alam niyo po, when you're fatigued, you are prone to temptation. Usually, sasabihin mo, yung pamilya mo, pati pamilya mo, trabaho, anak mo, trabaho. Gusto mo ngang tumakas eh. Ang tingin mo sa board mo, trabaho. Ang tingin mo sa members mo, trabaho. So, you're trying to escape. Kaya mahirap po yung kinakain ng fatigue. Na hindi po, wala pong bumabaraso. O wala pong bumabalanse. The workers are getting tired. In the story of Nehemiah, they were building a wall around the city. Halimbawa po, Quezon City, maglagay ka ng wall. Ang laki dito. No? Quezon City is a very big city and it also has the biggest tax in Asia from a single city. Ganun ka-complicated itong Quezon City, yung laki ng Quezon City. And can you imagine putting a wall around Quezon City? No, they were building a wall. They had to destroy everything that stands in the way of the wall. So fatigue was getting over them. They were getting tired. Number two, frustration. Frustration. Let's talk about rubble. Sabi dito, there's so much rubble to be moved. Rocks, stones, trees, vegetation, sometimes pati mga housing that stands in the way of the wall. Now, rubble can be made up of bricks and dry mortar and rocks. And it had to be cleared out. Kailangan po malinis ito before you can build the wall. Have you ever tried cleaning your house? Maglilinis ka ng bahay mo dahil nakita mo ang daming nakakalat na tsinelas, ang daming nakakalat na damit, ang daming nakakalat na gamit, ang daming nakakalat sa mga lamesa, ang daming nakakalat sa room. And you're starting to finish it. Inaayos mo siya. Tapos sasabihin sa'yo, uy, huwag mong galawin yan, huwag mong galawin yan, huwag mong galawin yan. O, diyan mo lang yan, diyan mo lang yan. To the point na gusto mong linisin, pero ang bawal galawin. And you end up frustrated kasi ang purpose mo nga, lumuwag. O magkaroon ng leg space, o magkaroon ng order. You know, people can get frustrated cleaning a certain area of their house or their entire house. Dito po, they had too much construction. Wala pa po mga traktor nung panahon ni Nehemiah. They had to do it manually. And you know what? Every time you have to build something, you have to clear out rubble. You have to get the debris out. And many times, lalo na kapag ang lalaki, ang bibigat, at pagod na kayo, and ilang araw na kayo doon, the frustration and the discouragement can seep in. Pwedeng pumasok sa'yo. You know, people leave their marriages, their ministries, and they even leave the Lord. You know why? Because there's too much rubble in their lives. There's so many things that is inside their lives. They have no more time to focus on the things that are important. You know, there meron daw rules of rubble. Let me share some rules of rubble. Number one, rubble is a part of life. If you are living, dumadami books mo, dumadami sapatos mo, dumadami yung gamit mo sa kusina, dumadami yung gamit mo sa banyo, dumadami yung mga, dumadami gamit mo basically. Yung mga gamit mo dati at gamit mo ngayon. At yung mga gagamitin mo pa lang. Dumadami. Rubble is a part of life. It's unavoidable. Number two, you have to clear it out periodically. Kaya diba may tinatawag na rat pack, yung lagi na lang ano, huwag mo itapon niya. Yung mga tao sa atin, diba ganun? Yung mga kaldero luma, kawaling luma, sandok na luma.
Kaya po sa Pilipino may tinatawag na dirty kitchen. Pang dirty talaga yun. Sa ibang bansa walang dirty kitchen. Sa Pilipinas po, oh, ito ang aking dirty kitchen. Isipin mo, tawag mo doon dirty kitchen. Bagong gawa yun. Kasi po, meron po tayo laging ganun. Meron po tayo laging mga gamit na hindi po natin ginagamit pero lagi po natin tinatabi. Hindi po tayo katulad ng iba that we give out, namimigay po tayo sa iyo na to, hindi ko na to ginagamit, sa iyo na to. Yung ibang tao, hirap po sa ganyan. Meron pong sentimental value. Ang problema, yung sentimental na yon nagiging rubble. And it stands in the way of your daily activities. Lagi na lang nandiyan yan, ba't ayaw pa itapon yan, ba't nandiyan yan, ayaw pa ipamigay yan. Hindi naman ginagamit yan, ba't ayaw na lang ilagay yan doon. Tidyan mo lang yan. Rubble. Isa pa po tungkol sa rubble, if you don't deal with it, it will eventually take over your life. Itong mga bagay na ganito, kapag hindi nyo po pinapansin, parami po ng parape. Halimbawa, tinatanong ko nga po, ano mas madali, maglaba, magtiklop? Depende po. Kung may washing machine kayo, mas madali maglaba. Mas mahirap magtiklop. Kung wala po kayong washing machine, mahirap maglaba. Mahirap rin magtiklop, lalo na pag marami kayo sa bahay. Yung trash, it doesn't just sit in there, it multiplies. Kapag ang basura po hindi tinatapon, dumadami po yan. And every time po na dumadami na po ang basura, it invites ipis, insects, di po ba? And even the smell. A garden na hindi po dati sa una landscape, bandang uli, gubat. Kasi wala nang nagtitrim. Wala nang nagme-maintain, wala nang nagdidilig. You don't always recognize rubble, but other people see it as clear as day. Kitang-kita ng ibang tao that you cannot focus because you are very occupied with everything. Ito po is, there's something about rubble. Rubble is something that other people can immediately recognize kapag distracted ka. Why? Because if you have too much rubble, you're wasting time. You're wasting energy. And it keeps you from accomplishing what you need to do. Why? You are spreading yourself too thin. Getting yourself involved with so many things. Kaya po, pinag-aaralan yan sa management. Ang management po, keep the major things major, keep the minor things minor. Do not major the minor, do not minor the major. Nakakita ka na ng dog wagging the tail. Eh yung tail wagging the dog. Will you allow the minor thing to disrupt the major thing? Dapat hindi. We need to learn to manage. Yung salitang quarantine, maganda yan eh. Alam nyo ba kapag yung computer mo pinasok ng virus at meron kang antivirus, pero yung antivirus mo hindi niya kayang i-solve yung na-identify niya pero hindi niya kayang i-solve, meron pong quarantine. Pag sinabing quarantine, na-quarantine mo yung virus na pumasok sa computer mo, you will still be able to use your computer. Pero may virus siya, naka-quarantine nga lang. You see, quarantine is not necessarily bad. Because it can separate the virus from the healthy. Ganun po ang ibig sabihin ng quarantine eh. And in our lives, we need to learn to manage. Or else, we will end up with frustration. May mga tao po, napaka-burara. O gamit na lang, pag-aaral na lang. Yung iba, note taker, pero hindi note keeper. Ang galing magsulat, pero hindi alam saan nilagay. Yung iba naman, note keeper. Pero pag binuksan may notebook, wala naman nakasulat. Hindi naman note taker. Hindi naman nagsusulat. Ang daming mga sulatin. Wala naman nakalagay. What's the rubble in your life that's causing you to lose heart? Sometimes you can look at it and feel frustrated. Na-frustrate ka because hindi mo talaga matanggal, hindi mo maubos eh. Because there's too much rubble in your life. There's too much rubble. Okay? And tuloy po natin. Things that bring us to ministry burnout. Failure. Nakikita po natin, we will never be able to build the wall by ourselves. Mahirap po ang failure.
Sabi nila, it's difficult on the top. It's more difficult at the bottom. Kung akala mo, it's lonely at the top. Wait till you fail. No? Ako po kasi, ang pinag-aralan ko po, ang bachelor ko, pastoral leadership. Ang master's degree ko is Christian leadership. Wow. We talk about success and failure. But I want you to learn today about this. I want you to learn about this. People who fail, the first thing that gets affected is their confidence. A lot of people, kapag nag-fail sila, their confidence goes down the drain. Bumababa po yung kanilang confidence. And sad to say, gusto ko pong sabihin ito, not everybody has a strong EQ. Hindi IQ ah. Yung IQ talino eh. EQ, emotional quotient. Yung iba sa atin, sabi ko nga sensitive. Sa halip na sensitive, sensitive. Minibiro ko. Masyado tayong sensitive eh. Konting delay, konting disappointment, we act up. Mahilig tayo mag-flare up. Mahilig tayo to put gas into the fire instead of water. And you know what? Failure, a lot of people, when they fail, they lose heart. They lose their enthusiasm. Nabasa ko po today na yung mga tao po mataas ang frustration at mataas po yung kanilang battle with depression because there are so many uncertainties. Schooling, work, salary, family, future. At kung pag-aaralan po natin sa history, yung assistant pastor ko, no, si Attorney Sharon, si Pastora Sharon, she pointed out to me that after yung Spanish flu pandemic, ang kasunod nun in America's history was the Great Depression. The Great Depression. Where people were literally wiped out during the pandemic. And so, they entered into a time of great depression. Now, we're not in historical days. We have more capacities today because we have leveled up, especially sa technology. We can do things, but we have to do things differently. Sabi ko nga, pinost ko sa wall ko, we still know who, what, where, when, and why. Ang binabago natin, how we do things. No? Alam natin yung who, kung kanino, where, when, why, and, no? Pero yung how, hinahanap natin kung paano natin gagawin. So, but those people who experience failure, some of them lose their enthusiasm, nawawala yung kanilang gana. Nalulungkot na sila. Nahihirapan na sila. Kinakain na sila ng lungkot. Nag-overthink na sila at lahat na nag-overthink. Ang nangyayari po dyan, natatapos po yan sa negativity. Now listen, I want to tell you a life principle. Okay? Let me teach you this. Let me pass it on as I was passed on by this learning. No? One of the key questions, whether or not God can bless your life is this. How do you handle failure? How do you handle failure? God can bless you when you learn how to answer this question. How do you handle failure? You know, failure is not the opposite of success. Failure is part of the success. The reason why you succeeded is because before you, what? Failed. Now, failure does not make you, no, failing does not make you a failure. Okay? Failing does not make you a failure. Listen. Failing is part of life. It's a normal experience. Everybody fails. Pero, failing does not make you a failure because people who succeed, they succeeded
Because they learn from their failure. Failure has a purpose. It makes you improve yourself. Failing does not make you a failure. You know why? Because you don't stop. You know what makes you a failure? Then you quit. Winners never quit. Quitters never win. Don't equate failure with quitting. Okay? Huwag mong pagdugtungin yun. Hindi porket may failure, nag-quit na. Hindi po. We don't become a failure because we failed. We become a failure because we stop. Kailangan maintindihan mo yun. You have to keep on pushing even if you failed. Yung mga test natin, di ba sa school, may mga test tayo. Sabi nga nila, di ba sa school daw, lesson muna bago test. Pero sa tunay na buhay, test muna bago lesson. I learned this. There are some rules of failure. Number one, everybody has to fail. So listen, number one, fail fast. Make at least one failure a week. Because if you don't fail, you're not learning or you're not trying something new. Because failure is a sign that you are trying to do something new. Have you tried learning guitar? Huwag nandun ka na sa mga diminished, yung mga ganon, yung mga ninth, yung mga plus 11, yung mga broken chords. Oh, you will, mamimilipit yung daliri mo. Titigas talaga yung mga daliri mo. At saka hindi sana yung mga daliri mo sa mga ganong posisyon. But you know what? You're learning. You're learning. You know what? If it means you're learning, but if you make mistakes intentionally, you're not learning. Okay lang mag-fail. Kasi from failure, you can grow, you can learn. Pero kung lagi mong sinasadyang mag-fail, you're not learning. You're gonna get fired. You're gonna lose your job. You're gonna lose whatever you're doing. Don't make it a habit. Failure is a part of life. It's a dent on a car. But it's not a car wreck. You don't quit just because you have a dent. You keep on going. No? Ilagay natin sa tamang perspective yung failure. Kasi yung failure po, if we study ministry, there will be many, 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 many experiences and lessons on failure. When you don't accomplish the things that you plan to do on time, when your plans collapse, what do you do? When they collapse, what do you do? May mga tao po, they do the following. Number one, they go on a pity party. Sinasabi nila, kawawa naman ako, buti pa sila, kawasamantalang ako, ganyan, ganyan. Pity party, self-pity, poor me. Or, they can complain. Hindi, kasi. You can complain. Or, number three, you can blame other people. You can point to other people whenever you fail. And you know what? Every time you do this, you go on a pity party, you go to complain, you go to blame other people. Guess what? You don't learn anything. May kita po natin, mahalaga po that we know how to handle failure. We have four choices. We can quit, we can fail, we can survive, or we can thrive. Kaya how we handle failure can determine whether we can step out victorious or not from this dilemma. Alam niyo po, nung si Elijah, dito po sa 1 Kings 19, verse 1 to 5, katatapos lang po niya, no?
sa yung battle with the false prophets of Asherah and false prophets of Baal. And he won. Nanalo po siya. Now here we are in 1 Kings chapter 1 verse 19, chapter 19 verse 1 to 5. Now Ahab told Jezebel everything Elijah had done and how he had killed all the prophets with the sword. So Jezebel sent a messenger to Elijah to say, may the gods deal with me, be it ever so severely, by this time tomorrow, I do not make your life like that of one of them. In other words, kung anong ginawa mo sa lahat ng mga prophets na yon, bukas, gayong oras, ikaw rin, mamamatay ka na. At sabi po sa verse 3, Elijah was afraid and ran for his life. When he came to Beersheba in Judah, he left his servant there. When he himself went a day's journey into the wilderness, he came to a broom bush, sat down under it, and prayed that he might die. Sabi niya, alam mo, sa halip na mamatay ako dito kay Jezebel, dito sa takot, ipipray na lang ako, Panginoon. Sabi niya, I have had enough, Lord. He said, take my life. I'm no better than my ancestors. Then he lay down under the bush and fell asleep. You know what was causing him, no, this burnout? It was fear. It was fear. May mga tao po, iba't iba ang fear. Fear of failure. Fear of transition. Fear of change. Yung pinakamadalas po, fear of men. No, fear of getting caught. Yung mga nagko-compromise. Marami pong fear. Maraming klaseng fear. Fear of learning. Yung iba po takot matuto. And you know what, yung iba? Yung fear nila, di ba, is causing them na para silang pagong na pumapasok sa loob ng isang bahay. Talagang napipilayan sila ng fear. At alam natin ang sagot para malampasan natin yung ganitong klaseng fear. Ang sagot po rito, the fear of God, the beginning of wisdom. Yung isa pa pong nagdadala ng burnout is yung feeling worthless. Low self-esteem makes you worthless. Let me tell a story. Nasa isang leadership training po ako and nagkaroon po kami ng parang divided groups and I happened to become the facilitator of a group. At ang topic po namin is skeletons in the closet. It was like an intensive leadership training and I was one of the speakers, but during that time, I was one of the facilitators. And it happened to be a time where we were to talk about mga fear namin sa buhay. And dun po sa grupo na yun, I was single then. I was young. And I was looking at this very, very beautiful woman from the church. No, para sa akin, in my opinion, in my evaluation, itong babaeng to can pass as a beauty pageant titleist, ganun. Or a representative of a school, o kaya sa mga ganun, sa mga, yung mga coronation ng mga beauty queen. Maganda siya. No, everybody was looking at her. She was stand out, parang ganun. And then she became a part of my group. And so we started to talk, no? Grupo po kami. And when it came to her, ang sabi niya, alam niyo po ang problema ko? I feel insecure. Nagulat ako. Kasi para sa akin, tall, dark, and beautiful. Lahat kami, ganun ang tingin namin sa kanya. She was nice. Pwede siyang photo model. Sabi niya, alam niyo ang problema ko, sabi niya, hindi ako maputi. Sabi niya, yung mga pinsan ko na nandito din, lahat sila maputi. Hindi kasi ako maputi. That's why, buong buhay ko, in my family, pag dumarating ako, sabihin nila, kanino ba nagmana yan? Saan ba galing yung isang yan? Bakit ba itim? Samantalang yung mga pinsan niya, maputi. Nagulat kami.
Kasi pag tinitingnan namin yung mga pinsan niya, nakakilala rin naman namin, pagtingin namin siya yung maganda. And yet, itong babaeng ito, yung asset niya, ang tingin niya, liability. Kailan nangyayari sa buhay ng isang tao yon? Pag demoralize ka. Pag demoralize ka. Pag ang pakiramdam mo, you are worthless. Pag ang pakiramdam mo, mababa yung self-esteem mo. Mababa yung tiwala mo sa sarili. Usually, kapag nasa ministry ka at nandun ka, meron kang responsibility, meron kang may expectation ng tao, and you have to deliver a particular, you know, service, tapos hindi mo ma-beat yung deadline, hindi mo ma-reach yung quota, or hindi mo ma-organize para matapos yung project, sometimes you measure yourself based upon your accomplishments. And there are days that are easy and there are days that are difficult. Alam naman natin yan, even right now, kahit magaling ka today . Sa panahon na to, maraming tao dumapa. Maraming negosyo nakabagsak ngayon. Alam natin yan. Hindi pa nagja-jumpstart yung economy talaga. Pero yung ibang tao po, they feel worthless. No? They feel worthless. Ito po ang struggle nila. So, ang pinag-uusapan po natin, no? What do I do to avoid burnout? We identify 5 things: fatigue, frustration, failure, fear, and feeling worthless. Usually po, maging maingat po tayo. Dahil baka mamaya, itong limang ito, these are open doors where our stress and where our burnout is creeping in into our lives. Now, what do I do now? What do I do now? Let's go back to the story of Elijah. Nung nakahiga siya, all at once, an angel touched him. Hinipo siya ng angel. At sabi po ng angel, get up and eat. He looked around, and there by his head, sa may ulanan niya, kung saan siya nakahiga, was some bread baked over hot coals and a jar of water. He ate and drank and lay down again. Pinatulog siya uli. The angel of the Lord came back a second time and touched him and said, get up and eat, for the journey is too much for you. So he got up and ate and drank, strengthened by the food. He traveled 40 days and 40 nights. Sobrang lakas naman. Until he reached Horeb, the mountain of God. 1 Kings 19, verse 5 to 8. Now, sa pagharap po natin ng tiyatawag na ministry burnout, alam niyo po ba na may tinatawag po pala na post-adrenaline depression? Let me introduce to you to a technical term. Post-adrenaline depression. This happens every Monday to a pastor. You know why? Because this is the time wherein the pastor feels that after burning all his adrenaline the day before, the following day, he wakes up feeling lousy or gloomy. Ang tawag po dito, post-adrenaline depression. This is situational. This has something to do with the tiredness or the level of adrenaline that was used up the day you went full-time. Like, for example, you preached 2 services. The same kind of drain happens to pastors, to speakers, to athletes, to salesmen, to politicians, to doctors after they have charged themselves up for a big event. Then after doing their best, they have a significant letdown, a discomforting depression. No? That makes Monday tough for some pastors. Okay? Ito po ay sinabi ni Archibald Hart. Si Dr. Hart po is a leading crusader to help pastors understand, prevent, and recover from burnout. May kita po natin na may time po na ang pagod po natin is totoo.
At kahit gaano, galing ka pa sa revival, galing ka pa sa missions, galing ka pa sa crusade, or galing ka pa sa isang matinding ministry gathering. Pinag-usapan po natin context ng ministry. Yung mga nakikinig po sa akin, you can relate this to your job. You can relate this to your events sa mundo na ginagalawa ninyo. Alam niyo po, what do? We pay attention to the physical element in managing ministry burnout. Number one, we eat, drink, and sleep. The angel of God was sent by God to give a message to Elijah. At anong message sa kanya? He ate and drank and lay down again. Matulog ka, kumain ka. No, itulog mo yan. Sipin mo yun, ilang araw ka na nakikipag-battle sa daan-daang mga propeta. Hindi ka pa pala kumakain, nagugutom ka na. He ate and drank and lay down again. Dalawang beses siya pinatulog. Matulog ka muna. Tapos sabi rito, the angel came again a second time. Dalawang beses siya pinatulog. Hindi kulang isang tulog. At dalawang beses siya pinakain. He got up, get up and eat, for the journey is too much for you. He got up and ate and drank. At sabi po rito, I like the next word, strengthened by that food. Hindi sinabing, and revived by the presence of an angel. Being empowered by an angel. Hindi po, strengthened by that food. Ano nagpalakas sa kanya? Yung pagkain. Kaya minsan po sinasabi ko sa mga kasama ko, wala mo ng mga diet-diet. Yung mabiburnout na rito, ano gusto mo kainin? Kain muna tayo. Pay attention to your physical well-being. Napakalaking bagay nito. Ano yung damo kung patay na yung kabayo? Anointed ka nga. Nahahapo ka na. Ayaw pa tumigil. Ano sabi ng 1 Corinthians 6:19-20? Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own, for you were bought with a price. So glorify God in your body. Alagaan mo yung katawan mo. Now let me also tell you that in managing ministry burnout, mahalaga rin po, when we lose sight of the purpose of why we are doing what we are doing, what is left to us is the pressure to perform and comply. Let's talk about the spiritual element. Pag wala na po yung dahilan kung bakit tayo nasa ministry, na nakalimutan na po natin yung vision, yung mission, yung passion, yung purpose kung bakit po tayo nandun. And we allow all these breakdowns. Ito pong depression na ito. Ito pong slumber. Yung pababa. Yung nararamdaman na po natin, pinapakain na po, sumasayad na po tayo. If we allow these things to happen, whenever we do ministry, the joy is gone. And we are focusing on this. What is expected of you? Have you ever felt doing ministry? Natanong ka ng tanong, okay ba yung ginawa ko? Okay ba yung ginawa ko? Okay ba yung ginawa ko? Okay ka naman eh. But you're not confident enough unlike before. May mga tao po na ang iniisip na lang nila, sana hindi magalit si ganito, sana matuwa si ganito, sana. Alam mo, pag ikaw spiritually down, magiging man pleaser ka eh. Gusto ko sabihin sa'yo, kapag ikaw revive sa Panginoon, may mga times may sasabihin ka sa ministry na yung ibang tao hindi nila mararamdaman masarap yung sinabi mo, pero dapat nilang marinig dahil yun ang nakasulat sa salita ng Diyos eh. Pero pag ikaw, kinain ka na ng ministry burnout, minsan ayaw mo na sabihin yun. You know why? Because nakafocus ka na lang sa what is expected of you. The joy is gone. Ministry will grow and decline through season, but you just need to be faithful. Kailangan natin maintindihan ng ministry po, hindi atin. No? Hindi po tayo ang nagdi-determine kung ang ministry po lalago o hindi lalago. Ang Diyos po ang magdi-determine nun. Hindi po tayo. Ang tungkulin po natin bilang mga manggagawa ay maging tapat. Now sabi po, there are things that we can do better.
tingnan po natin yung mga bagay na pwede po natin gawin ng mas maayos. For example, sabi po ng Proverbs 11:25, a generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Kapag tayo po binago po natin yung ways natin, we start involving ourselves in being generous to others. And alam niyo po ba yung taong pagod sa katutulong mo, ikaw yung napapahinga? Sabi ko nga po sa inyo, ang pagkakaiba ng burnout sa hindi burnout, dahil pareho sila ng ginagawa. Yung hindi burnout, pagod pero satisfied. Yung burnout po, pagod na, ayawa na. But whoever refreshes others will be refreshed. Yung mga tumutulong po na may joy sa puso nila, bumabalik po yung kanilang excitement sa ginagawa nila. Walk with the wise and you become wise, for a companion of fools suffers harm. So namimili ka rin ng mga kasama mo. May mga bagay po na mahalaga na minamanage po natin, lalo na kapag maraming pressure tayo sa ministry, maraming expectation. At tayo po mismo, may mga bagay po na nilalagay po natin yung ating sarili sa ganung level ng expectation. Meron po tayo kasing mga goal. Now let me try to give some recommendations. Number one, make your marriage and your home a battery charger. When things are good at home, you can take it. But no matter how good you are out there, when you go home to an empty marriage that's not fulfilling, it can be bad for you. Alam niyo po, pagod ka na, gutom ka na, pero marami kayo nagawa. Tapos pag uwi mo, alam mo yun, nasa tapat ka ng bahay mo, sabi mo, kasi kung galing ka sa battle, uuwi ka, battle zone-in pala yung loob ng bahay mo, kapatid, di ka tatagal. As much as possible, pagdating sa bahay, home sweet home. Sabi ko nga, anong pagkakaiba ng home sweet home sa house sweet house? Napapasin mo, a home is not a house. A house is different from a home. Hindi mo na, wala kang nabasang house sweet house. Pag sinabi sa iyo ng ibang tao, feel at home. Hindi sinabing feel the house. Sabi, feel at home. Maramdaman mo, you are at home. At kapag yung bahay mo hindi po siya in order, it will make ministry stressful. And burnout is not far away. Kaya ikaw as a shepherd, bilang pastor, you have to shepherd your house. Kung hindi ka man pastor, you are a worker. You need to make your house a place where you can rest. The reality is we love our church and ministry, but we can always start a church. But we can never replace our family, our wife, our husband, our kids, our parents, our extended family. Hindi naman natin mapapagpalit yung mga yan eh. Ang pamilya po, God gave us a family to renew us. Now let me tell you this. Sa mga nakikinig po sa akin, concerning ministry burnout, you also need to have a support group that is not a part of your family. Let me put this in. Kailangan po meron ka ring parang core where you can open up your heart and feel safe. Kami po, we started a discipleship group. Ang goal po namin where it is safe to be broken. Why? We understand na hindi lahat ng bagay na pinagdadaanan ng isang tao na sumusunod o naglilingkod sa Panginoon, dapat niyang sabihin sa kanyang pamilya. May mga bagay po na dapat meron po tayong mga tao na nakakapag-confide po tayo, dahil hindi po lahat ng member ng family natin handa na marinig na pinagdadaanan natin yung mga bagay na ganun. Doon po tayo pumapasok. Tayo pong mga support group ng mga manggagawa. Tayo pong mga intercessors, tayo pong mga counselors. Tayo pong mga brothers keepers ng mga pastors, ng mga missionaries, ng mga frontliners. Dahil dito po, nandun po yung reality na may mga confusions din po yung mga naglilingkod sa Panginoon. At may mga bagay po, like recently po, I had a counseling na may kinalaman lahat sa relatives niya.
At ang hirap-hirap nung pinagdadaanan niya, simply because everybody involved in the problem is directly a relative. At kanino ka mag-o-open kapag na ikaw mismo nalulungkot ka na, kinakain ka na, natataranta ka na, nararamdaman mo yung pressure na yon from among your family, where who do you run to? Do you still run to the family? No, you need a set of people that you can trust. Kaya si Jesus, di ba yung 12 disciples, may inner core? Si Peter, James, and John? Hindi lahat laging nandukid sa paligid ng Panginoon eh. Kahit 12 sila, may inner core. Si Peter, James, and John. Kaya mahalaga po na meron po tayong ganong support group dahil nakakatulong po yun kapag tayo po nakakaramdam na kailangan natin ng outlet. Pero siguraduhin po natin na yung mga tao po na ating pagtitiwalaan, lalo na po kapag may kinalaman sa personal nating buhay, sabi ko nga po, may public life, may private life, pero may private room. Ang private life. May mga tao na rinig nila yung personal life natin, pero hindi nila alam yung personal room natin. May mga bagay na nasasabi mo because there is a need to share. May mga bagay na sinasabi mo dahil nandun ka sa harap ng tamang tao. Pero may mga bagay na kung hindi ka talaga pipilitin, di mo sasabihin kahit kanino. At minsan po, may mga problema po tayo sa ministry na hindi po talaga natin pwedeng sabihin sa ibang tao. Kaya napakahalaga po na sa halip na sarilinin mo yan, kung meron ka talagang very well trusted ng mga tao, ang laking bagay po nun sa buhay ninyo. Pero yung ganun pong klaseng grupo, hindi po yung automatic na nabubuo. It takes time. At napipili rin po yun. Pinag-aaralan po natin yung mga taong yun, yung integrity, yung consistency, yung maturity, yung overall nila na tunay ba talaga yung malasakit nila sa iyo, sa pamilya mo, sa church mo, sa calling mo, sa buhay mo. Kaya po masa sila na maging isa dun sa mga advisors na yon sa buhay mo. Mahalaga po yun. Huwag po kayong tatayo sa ministry nang wala po kayong mentor. Na wala po kayong advisor. Na wala po kayong network. At least meron po kayong matatakbuhan na hindi po kayo i-condemn. Hindi po madali ang ministry. Sabi ko nga po kahapon, di po ba sa pagtuturo natin, ask Jesus, did he have fun? Jesus, did you have fun? When you were on earth doing your mission, did your servants have fun? Hindi ko nga maintindihan saan galing yung fun na yan eh. Because you know what? It's hard to be faithful kapag ikaw yung nagbabattle. And let me share this. Magtatapos na po ako. Gusto ko po sabihin sa inyo na it's okay not to be okay. Don't you ever feel that you are obligated to always feel okay when you are serving God. May mga tao po na ang minsan nakikita nila kailangan, hindi po sila dapat nakikitaan ng kahinaan. Hindi po sila dapat nakikitaan ng kapalpakan. Hindi po sila dapat nakikitaan ng kapintasan. Ang Diyos po ng katawan tao eh. Incarnational ang kanyang ministry. In other words, nakita po yung kanyang humanity. Alam nyo, kapag nasa maayos ka na simbahan, nasa maayos ka na set ng mga tao, it's a blessing to be around people where it is safe to be broken. Why? Because they will listen to you, they will understand you, but they will never condemn you. Pero hindi ka nila kakampihan. Hindi ka nila kukonsintihin. Hindi kanila itutulak para mapahamak. Pero sasabihin nila yung dapat mong marinig. And you know what? You will respect them for saying so. Yung reality po ng ministry burnout, mahalaga po na meron po tayong ganitong kaisipan. Or else baka madaya po natin yung ating sarili.
Nakala natin, we are always on tip-top shape. Hindi po, tao lang po tayo. Biyaya lang po ito ng Panginoon. Sa biyaya ng Panginoon, nakakapaglingkod po tayo sa kabila ng, not because of, but in spite of, nakakapaglingkod po tayo. Kailangan po natin ang isa't isa. Tayo po'y manalangin. Let's pray. Lord, maraming salamat. Ang dalangin ko ngayong hapon, Panginoon, sa bawat nakikinig po sa akin, Lord God, abutin niyo po sila sa kanilang kalagayan, saan po man sila naroroon. Yakapin mo po sila, ipadama mo, Lord, yung iyong salita na hindi ka nangiiwan, hindi ka nagpapabaya. Ipakita mo sa kanya ang iyong kamay, Lord God. At hayaan mo, Panginoon, ang mga katotohanan na aming narinig o natutunan sa hapong ito, maipamuhay po namin. Lord, matatalino ang mga lingkod mo, magagaling, matatapang. Pero Panginoon, the warrior is a child. May panahon po, Panginoon, na naramdaman namin, Panginoon, mabigat. May panahon, Lord God, na nakakaramdam kami, Panginoon, na kami na yung pagod. Kami na po, Lord God, yung nag-i-struggle. Pero ayaw po namin mabigo. Panginoon, tukuran mo kami. Tukuran mo kami na hindi kami sumayad. Hawakan mo kami, Panginoon. Kung hindi, Panginoon, hindi po namin kakayanin. Papakumbaba kami. Dahil gusto po namin maging tapat sa takbuhin na inyong iniatang sa aming buhay. Tinataas ko po sa inyo ang bawat isa. Ang dalangin ko, Panginoon, ang kapuspusan ng iyong Espiritu Santo ay sumaka nila. At Panginoon, ihatid mo sila sa tamang tao at ihatid mo ang tamang tao sa kanila sa panahong ito ng kanilang pangangailangan. Maraming salamat po, Lord God, sa aming pagtalakay sa paksang ito. Ang dalangin ko, patuloy po kami, Lord God, magkaroon ng teachable heart. Lord, unfinished clay kami. Marami pa kaming matututunan at marami pang dapat ayusin. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagtitiwala sa amin. Salamat po, Panginoon. This we ask and pray in Jesus' name. Amen at amen. Maraming salamat po sa ating patuloy po na pag-aaral at pakikinig patungkol po sa paksang ito at itutuloy po natin bukas. Bukas po ay muli sasabihin, inuulit ko, pag-aaralan po natin yung pagkakaiba po ng stress sa burnout. At kung bakit po pag napabayaan po natin ito, maaari pong mapunta po ito sa depression, wag na po sana. No? Pag-aralan po natin at may mga bagay pa po na pwede po natin gawin para po malayo tayo dun po sa kapalpakan o kapahamakan. Maraming salamat po. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. God bless you. See you tomorrow.